Chong, first time mo ba gaganap ng period film? Yes, yes, yes. Actually, yun nga yung sabi ko parang, yung 2020 ko parang it's a dream come true kasi ang tagal ko nang naghahantay gumawa ng period film for the longest time. Parang sabi ko, ang tagal niya, no? Pero worth it yung paghihintay. Parang after 15 years mo sa industry, tsaka mo pa lang talaga siya ma... Ano-ano mo? Ano ang preparations mo? Kasi mahirap ang period film, di ba? Actually, yung preparations ko, mag-start pa lang siya today. Mag-like ko muna yung script. Okay. And then, of course, the looks that they want me to do, they want me to be asked from me. Tinanong ko rin si Derek anong requirements niya from me. So sabi ko, he's gonna send films that can be an inspiration for the characters. Tapos kasi Enchong, of course, aware ka sa General Luna na super blockbuster at classic film, tsaka sa Goyo. So, are you ready for the comparison if ever? Siguro comparison in hopefully in a good way. Yes. Na parang it will help educate people more, especially to the Filipino-Chinese community na minsan nakakalimutan natin, but actually they're a huge, huge part of our history, of our culture, diba? As a country. So yun, masaya ako kasi meron ding representation yung Filipino-Chinese community this time. Ay yung expectation na ikukumpara ka kay Paolo at kay John Arsenio. Feeling ko mahirap i-compare kasi yung sa kanila historical facts, yung sa amin naman historical fiction. Eh. Oh, okay. Kumbaga, yung characters na ginampanan ni Paolo at saka ni John. Kay Sir John, talagang part siya ng history books natin. Yung sa amin naman, it's more of the creation of the production. Tapos napanggit kanina, may love scene kayo ni Cindy. May idea ka kung gano'ng ka-passionate yung love scene? Wala, ngayon ko palang bumabasa yung script. Pero sabi ko nga, actually, nung dumating ka sa akin itong inquiry na ito, sabi ko sa Hunter ko, yes ka agad. Mm-hmm. Kasi nga, ang tagal ko nang naghihintay ng period na film, hindi pa ako nakakagawa eh. So, first mo pala ito? First talaga. So sabi ko, yes ka agad. Naswerte na ko lang na ang ganda ng team, ang ganda ng cast, ang ganda ng production. So sabi ko, okay. Thank you, Lord. excited ka rin ba sa costumes for sure? Dahil yes, magaganda costumes. Actually, namin makikita. Kasi marami, nung bata ako, dami rin nagsasabi. Parang lumang tao. Sabi ko, okay. Parang ngayon magagamit ko siya. And of course, mag-aaral ka ng Spanish. More on Fukien. Okay. So, may coach kayo. Yes, yes. Sabi ko rin kay Derek, sabi ko, Derek, requirement ko lang isa. Kailangan mo lang ng Fukien coach. Kasi mahirap eh. Di ba may mga words na akala mo ganito yung sabihin, pero konting... Mispronunciation. Iba lang yung ibig sabihin ka agad. And so, ano meron sa historical films that you are fan of? Education. I think yun yung problema rin natin as a country na marami tayong bagay na kinalimutan in the past na nangyayari sa ngayon na hindi natin alam kung paano susolusyonan. Pero kung tutuusin, nangyayari na siya at nagawa na natin siya before. Diba? Kung alam lang natin kung paano i-cherish yung mga lessons dati, hindi na natin magagawa yung pagkakamali ulit ngayon. Pero why only now? Bakit first time? Wala bang offer before or meron? Hindi mo lang, hindi kaya ng schedule? Meron, pero siguro hindi lang sa akin klaro kung paano ko siya, kung bakit hindi ko siya natanggap. Gusto ko siya, pero hindi ko alam kung bakit lumagpas siya sa, kumbaga dumula siya sa kamay ko ng pagkakataon, time na yun. So napunta yun sa iba first? Napunta sa iba.